ano siya, malaman. Hindi siya yung parang sa loob niya airy. Pag inhala ko parang dense siya ng konti. Ayan nga. Malaman nga siya. Wow! So cute! Good morning! This is Mami Shirley from Ang Sarap Grabe. Ngayong araw na ito ay tuturuan ko kayo kung paano ba talaga ma-achieve ang siksik at malaman na puto na perfect na i-partner sa dinuguan. So sa isang bowl, pagsamahin mo muna natin dito ang mga dry ingredients at make sure na na-sift natin ito para mamaya ay hindi ito mag-lumps. Then, ilagay na natin dito yung mga wet ingredients. Dito sa ating puto recipe, gusto ko kasi dalawang flavor, isang plain at isa namang ube. Kaya, dinivide ko ang ating mixture into two. Isa ang plain ay hindi ko na ito gagalawin at isa naman ay dalagyan ko ito ng ube essence. Sa palagay nito, makikita nyo na nabubulol. Depende sa inyo kung anong gusto nyo vibrant o tingkad ng kulay. Kung ito ay tama na para sa inyo, nakatulad ni Barney, okay lang. Ito nga pala yung puto molder na ginamit natin dito sa ating recipe. At kung wala naman kayong katulad nito, gumamit kayo ng puto molder na large. Meron ako ditong banana leaf na ginamit ko for cupcake liner. At kung wala naman kayong available sa lugar ninyo, pwede kayong gumamit ng kahit anong ordinary cupcake liner. Sa paglagay naman ng puto mixture sa kada isang puto molder, meron itong 2 tablespoon na white or plain puto mixture at another 2 tablespoon na ube puto. Ayan, so ready na tayo sa ating next step at make sure na bago natin ito isalang na napakuluan na natin ang ating tubig over medium heat or high heat. At kapag na ito ay kumukulo, hinaan na natin ang apoy. Kapag na hinaan na natin ang apoy, maghintay lang tayo for another 5 minutes hanggang sa mag-settle lang ang init ng ating tubig. Tsaka natin ito isalang. Pero make sure na may tela na cotton ang ating takip para maiwasan mag-drip down ang tubig sa ating puto. I-steam ito for 15 minutes. Wow! At para naman sa topping sa ating puto, gumamit ako dito ng quick melt or easy melt ng cheddar cheese at hindi na natin ito kailangan pang pakuluan ulit. Takpan lang ito for another 1 minute. And that's it! Guys, nire-recommend ko talaga na gumamit kayo ng banana leaf na pang cupcake liner sa ating puto. Kasi nga kapag ito ini-steam, nag-release siya ng natural na aroma sa banana leaf na kumakapit naman sa ating puto at nagbibigay pa ito ng additional na flavor sa ating ube puto na napakasarap, napakayami, authentic na lasa nito. And now it's done! Our super siksik at malaman na puto na perfect partner sa dinuguan.
Okay guys, wala nang patumpik-tumpik pa. Tikman na natin ang ating ube puto. So cute. Ano siya? Malaman. Hindi siya yung parang sa loob niya airy. Pag inhala ko pa lang, dense siya ng konti. Ayan nga. Malaman nga siya. Wow! So cute! Okay. Kain po tayo. Wow! Ang sarap. Ito guys. Wala nang tatalo pa. Ating ube cheesy puto. The best. Pang negosyo. At syempre sa mga handaan. Sarap. Bye guys. Sarap. Ayan po guys, kung gusto niyo ma-shoutout dito sa ating channel, pakitate na lang shoutout para madali ko kayo makita. Ayan po guys, be safe, be healthy, and be happy. Bye guys! Bye bye bye!